Hey! Kumusta kayong lahat? Ayun eh, ituturo ko sa inyo kung paano aalamin ang expiration date or manufacturing date ng itong mga gulong ng sasakyan o gulong ng motorsiklo. So, pare-parehas na sila yun. So, ito po. Ito yung mga number codes. Yung mga codes na nilalagay ng manufacturers sa kanilang mga gulong bago ito ibenta sa publiko para malaman din ng mga tao kung kailan ginawa at kung kailan mag-i-expire ang gulong. Ang lahat ng tire manufacturers ay required na maglagay ng impormasyon tungkol sa ibibenta nilang gulong sa publiko. At dahil hindi magkakasya ang kompletong description sa gilid ng gulong, gumamit sila ng coded na numero at letra para mapaikli ang description at malagay ito sa gilid ng gulong. Ang hindi nila napagtanto ay hindi pala alam ng mga tao kung paano ito iintindihin. So ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba ito babasahin. Simpleng-simple lamang po ito. Kung nakikita niyo po ang mga letter at number combination sa gilid ng gulong, ito po ang mga informasyon kung kailan ginawa o na-manufacture ang inyong gulong. Halimbawa po, itong number na 1317. Ito po ang eksaktong date kung kailan ginawa ang gulong. At maaari po kayong mapahamak kung mali ang pagkaintindi nyo dito. At maaari rin po kayong malito kung paano nyo ito babasahin. Wala rin kasing nakalagay na legend kung nasaan dyan ang araw, buwan at taon ng pag-manufacture. Maaari mabasa nyo ito ng January 3, 2017, pwede rin first day of March 2017, pwede rin January 31, 2007, pwede rin namang 2013, January 7. So nakakalito, so, paano nga pa ito babasahin ng tama? Ang tamang pagbasa po nito ay 13th week of 2017. Bale, ang apat na mga numero nito ay hinati sa dalawang grupo. Ang unang dalawang numero ay ang linggo at ang huling dalawang numero naman ay ang taon kung kailan ito ginawa. So malinaw po ah, linggo at taon lamang ang nakalagay dyan. Bale, kung iintindihing maigi, ang 13th week of 2017 ay noong 4th week of April 2017. Noong ika-apat po na linggo ng Abril, ginawa ang gulong na yan. Sa isang gulong naman po ay makikita natin ang 2910. Ibig sabihin, ginawa ang gulong noong ika-29th week of 2010. Sa madaling sabi, ito ay ginawa noong ika-3rd week of July 2010. So ayan po, sana ay nakuha nyo ha. Kung aalamin nyo naman po ang expiration date, magbilang lamang po kayo ng 5 to 6 years simula sa date ng pag-manufacture ng gulong at yun yung magiging expiration date ng gulong nyo. Sa kasamang palad po kasi, ay walang nakalagay na expiration date sa mga gulong. That is all she wrote, guys. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at hanggang sa muli natin pagkikita. Be safe and God bless.